Magandang umaga ho. Ako si Tito Perlanes ng Batangas ho. Na sa kasalukuyan po ang aking pong hanap buhay itong pagnanursery at pag-aalaga ho ng similya dito sa Laurel. Kaya ito ay sa ganang akin ho, isang maganda ho itong hanap buhay dahil ito ho aming pinakikitaan ng unang ayos dito sa aming bayan. Natuklasan po namin ang ganito pamaraan sa isang pitak pa lang. Nung makaano kami na sa isang pitak ay hanggang sa patalawa patatlo umabot kami sa 40 fan. Ang kagandahan din sa aming pagna-nursery ay maliit ang puhunan, maliit ang pangangailangan ng mga kumbaga sa space ng mga yung pitakan, tawagan ng lalagyan, tapos yung pagpapatubig. Kaya isi ay nagustuhan namin, maliit ang puhunan, maganda ang kilta. Unang-una, ay kinakailangan po muna ng magandang place at yung magandang anuhan ng tubig, yung nasa lantad na ganito, at yung malayo talaga sa mga taong hindi karapat-dapat na makaka-effect sa alaga. At unang-una, doon sa iyong magiging tao, pagtitiwala at pag-ayos ng kanyang mga alaga at yun, sa pagpapatuka. Ang pagsisimula ho ng paglalagay ng similya ay lilinisin muna ang pitak, tapos pag nalinis at na susuyo rin na ayos si paplantahin ng ganaan, paigahin, tapos sasabugan ng apog, di kaya ay abuno, para ang lupa ay malisi yung apya kaasim, yung ano. Tapos ihulugan na ho namin niya pag napatuyo na sa kahulugan ng similya. Ipapalinis po ninyo ng mas maganda at mabuti yung inyong pitakan. Tapos pag malinis na siya, ay patutubigan ninyo siya ng hindi muna madami, konti muna. Hanggang sa mailagay niyo ang fry. Pag medyo may konti ng paglaki yung fry ninyo, saka ninyo dadagdagan ng tubig. Pwede na natin damihan. Umaangkat kami sa Kalawan, Laguna ng fry. Tapos, maaalagaan namin siya ng isang buwan at kalahati isang buwan at kalahati. Tapos dito po namin dadala sa amin dito sa Batangas at dito na ho namin pinalalaki yung fry, yung kawag o fry na namin kinukuha doon. Sila na po nagde-deliver dito sa amin. Tapos kami na po nagpapalaki dito sa aming pitak. Nadala po yun dito ng naka-plastic, tapos kada per bag po, ang isang bag, naglalaman ng mga 4,000 kada bag. Doon sa isang pitak, siguro mga 15 to 23 meters, square meter na yun, lalaman ng mga 200,000 na similya. Tapos pagka maganda naman ang kuha, sa inihulog niyo, minsan nakukuha ang inihulog na 200, minsan may pagkamasama na babado. Ayan, pagkahulog ng kawag, automatic talaga dapat mataas ng tubig niya. Para maiwasan yung dumi pang pararating sa loob ng pan. Kailangan lang mataas. Ang pagpapakain ho ng bagong hulog na yan ay nagsisimula ho tayo sa 31, booster 1. Tapos ang dami ho ng pagpapakain sa permiro, bago pakain, kinabukasan ho pagdating ng similya, ay mga kalahati lang ang kilo na booster 1. Nababasain pa ho yun namin para dahil ang pre hindi na natasagan sa ibabaw, nangingilalim, kaya namin binabasa. Tapos sa mga paapat na araw, mga isang kilo na. Tapos hanggang sa nalaki, nag-a-adjust na ang dami ng pakain. Unti-unti muna. Hanggang sa sinusunod mo yung paglaki pag ang araw. Kumbaga sa isang araw na ito, hanggang isang linggo, medyo konti lang. Tapos sa susunod na linggo, dadagdagan mo na yan. Ganun, ang pagpapakain. Ito po yung aming pinakakain ng 3 beses o di kayo 4 beses sa isang araw.
dahil ang ang oras ho, mag-uumpisa kami ng mga alas 7 hanggang mga sunod din mga alas 9 o alas 10 tapos alas 2 hanggang alas 6 na yun, 4 beses. Siguro maubos muna kami ng mga dalawang booster 1, Primus 1 na bago kami magpalit ng booster 2. Pagdating ho ng mga dalawang Primus 1 na nagpapatuka, nagpapalit ho kami ng Primus 2. Tapos ganun din ho, maaari hanggang 3 beses lang sa maghapon pagkato na. Nag-a-adjust na ho kami ng ano. Hanggang sa 3 ho yan. Ayun, di, ang kamalakalaki na mga 20 to 70 na ho size, booster 3 na ho ang aming pinatutuka. Sa loob po ng 30 araw, 30 ay naubos ho tayo ng patuka na dalawang booster 1, tapos 3 booster 2, tapos pag nag-size ng mga siguro mga 20 to 70 na yun eh. Booster 3 na lang ang patuka na. Siguro po ay makakaupos kayo ng mga lumang sako na Pry Booster 3. Una, gumagamit kami ng ibang produkto. Tapos, pagka nang sumunod, nakita ko siya, makakuha ako nito, ay nakita ng mga nag-aalaga ako, mas mabilis ang paglaki ng pinakakain namin ng ganitong produktong tati. Kaya dito na kami nawili. Ang tating ito ay mayroong booster 1, 2, and 3. Kaya yan ay subok na ng mga tao dito. Nakawilihan na nilang gamitin yan. Eh, malaki ang pagkakaiba nila. Dahil kung kami gumagamit ng ibang produkto at saka ito, kung maglagay ka ng isang pitak dito sa kabila at dito sa kabila ay isa, malaki ang kita mo ng pagkakaiba nila. Mas mabilis lumaki ang produkto namin kaysa ibang produkto na ginagamit namin. Ang kagandahan sa tati ay paggamit natin ay yung booster 1, 2, 3. Pag maliit na maliit pa ang fry natin, ang kailangan natin ay yung 1, ang kanyang cod protein ay 48. Ang 2 naman, ang cod protein natin dito ay 45. Doon naman sa 3 ay 42. Kaya yan ang pinakamagandang gamitin natin na iisunod natin sa laki ng ating similya. Ang ating pagsisimilya, kaya ito ang ginagamit natin, may 1, 2, 3. Ay yan ay ibinabatay din natin para tayong sa baby na tao, tayo'y tao. Ang baby, pinakakain natin ng mataas na protina. Pag medyo malaki na, pabababain na natin. Tapos, pag malaki na din siya, ang ipakakain natin, yung medyo mababa na ulit na protina. Ibig sabihin nito, na papakain natin ng tama ang isda sa kanyang paglaki at nakakatipid pa tayo sa sante at naiibigay yung tamang sa kanyang paglaki. Sa loob po ng 30 araw, ay pwede natin pong ibenta yun. Kaya medyo maganda-ganda yung pagkitaan ng ganitong negosyo. Oo ka, maganda talaga. Ikinaganda talaga, bilang sa akin, sa aming pamilya na lang. O di kaya sa iba, sa akin na lang ko sasabihin. Nung ako ay panahong ako'y konsehal pa lang ng bayan, hindi ko nakamit yung aking gusto. Ngayon, nakakamit ko ang aking gusto, makakatulong ba ako sa kapwa sa pamagitan ng aming pag-aalaga ng similya. Sa akin pong pagsisimilyahan ay isang maganda kong experience dahil sa loob ng madaling panahon ay madaling pagkitaan. Dahil sa loob ng 30 araw ay pwede na namin iyang anihin. At alam ko na maganda na ang aking kinita sa ganung panahon. Hindi kagaya ng aking pag-grow out. Matagal ang pag-aani noon. Inaabot ng 4 na buwan o pataas pa. At kinakailangan pa namin ng malaking puhunan. Yun, ang aking ikinagugusto sa pagsimilyahan namin. At ito nakakasigurado eh. Ay pag ikaw ay nagpa-grow out doon, hindi mo maintindihan kapag nabutas na ang net mo, hindi mo na mahuhuli yun eh.
Ay, dito kita mo. Kung dito palagi ka lang, ang mata mo, dito palagi. Pag ano. Ay, doon, pag nabutas doon ang net mo, hindi mo alam kung mahuli mo pa yan kung paano eh. At saka, ang ano noon, ang patoka noon, malaking kapital siya. Itong dito sa amin, maliit lang siya. Isa pa, makakaiwas yun sa bagyo at madalila ang panahon. Hindi kagaya ng amin sa grow-out na matagal pa. At marami kang kinatatakutan ng mga madadaanan ng panahong hindi maganda. Kaya yun ang aking kagustuhan sa pag-upray namin. Kayo po ay iniimbitahan ko na kayo po ay, kung kayo po ay nararapat o gusto na kayo po ay magtayo ng ganitong negosyo, kayo po ay sumunggoni sa isa po sa mga kasamahan po namin dito na kayo po ay tayo po ay makakatulungan sa negosyo ito. Maraming po salamat sa inyong lahat na manonood. Lalo tikit po doon sa aking amo na si Boss Fred at kanyang pamilya. Salamat po. So, inaanyayahan namin kayo na mag-negosyo din ng nursery at parang maganda ang kita. At dito sa aking experience, ito ang pinakamaganda kong hanap buhay na maganda ang kita. So, lalo pa ay gamitin natin itong pitstati at dito maganda ang paglaki ng ating mga isda. Kaya po, inaanyayahan namin kayo na magtati na sa ngayon. Kung kayo po ay interesado at nais makakuha ng karagdagang kaalaman, maaari rin po kayong mag-email sa dnl_cbrr@yahoo.com or danielvelacabrera@gmail.com o sa mga numerong 0917-791-5478 at 0922-896-3703.